Samantala, sa ikalawang araw ng International Eucharistic Congress sa Cebu, ginunita rin ang mga nasawi sa enkwentro sa Mamasapano, Maguindanao. Makibalita tayo live kay Alan Domingo ng GMA Cebu. Alan? Yes, Maki, sa mutsaring mga activities ang ginaganap ngayon dito sa Cebu in line with the celebration ng 51st International Eucharistic Congress. Kabilang na dito ang blessing ng Eucharistia Garden dito sa loob mismo ng Archbishop's Residence Compound, kung saan inaantabayanan pa ngayon ang pagdating ng Papal Legate at iba pang mga church officials. Ating napag-alaman na Maki na nagkakahalaga itong Eucharistia Garden, aabot sa 70 million, kung saan nabuo ito sa pamamagitan ng pag-ambag-ambag ng mga private individuals. At ito lang cross tower dito sa Eucharistia Garden ay naghalaga ng 40 million pesos. Samantala, Maki, kani-kanina lamang isinagawa ang press conference sa mga church officials doon sa IEC Pavilion at isa sa mga na-discuss ang tungkol sa Mamasapano issue. Panawagan ni Archbishop Jose Palma sa mga matas na kailangan na hindi ito mapopolitika pag binuksan ito ulit sa Senado at saka maipalabas yung katotohanan. Samantala, Maki, kanina namang umaga, isang Holy Eucharist o Misa ang isinasagawa doon sa loob ng IEC Pavilion kung saan dinaluhan ito ng mga obispo, cardinals at libo-libong mga delegado sa International Eucharistic Congress. Maki, napag-alaman din natin bukas ay nakdang magtungo ang Papal Legate si Charles Bo doon sa poor community sa Barangay Pasil dito sa Cebu City at kasunod nito ang pagbisita niya sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kung CPDRC bukas ng hapon. At yan ang huling kaganapan dito sa Cebu tungkol sa International Eucharistic Congress. Yan ang balita. Alan Domingo, nagbabalita, Pilipinas. Maraming salamat, Alan Domingo.